Mahigit 8 oras na hiking sa bundok ang masayang karanasan ng mga Adventistang mula sa South Occidental Mindoro 1 District upang mabisita ang mga kaibigang naninirahan sa Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, Bayan ng San Jose. Kasama ang mga misyonero, sila ay namalagi doon upang maglingkod at dalhin ang magandang balita ng Ebanghelyo sa mga kaibigang katutubong buhid. Si Myra Jim Tanyedo ang may hatid ng balitang may pag-asa. Muling inakyat ng mga kapatiran mula sa distrito ng South Occidental Mindoro 1 kasama ang mga sulads at 1,000 missionaries ang Sitio Mantay, Barangay Monte Claro, San Jose Occidental Mindoro para ibahagi ang salita ng ating Panginoon sa ating mga katutubong buhid. Bagamat mahigit 8 oras ang kanilang nilakad upang marating ang sitio, hindi naging hadlang ang pagod na kanilang naramdaman upang magbigay ng kasiyahan sa mga katutubo at maghatid ng pag-asa at pagmamahal mula kay Kristo. Tutuusin, parang sa edad ko na 46 ay ang hirap lakbayin ang 10 oras na paglalakbay patungo dito sa Mantay. Sa pagdating ko dito, masaya. Ang aking puso ay talagang masasabi kong parang ang lapit-lapit ko sa Panginoon. Pagpunta ko dito, naramdaman ko talaga kung gaano kabuti ang ating Panginoon at talagang parang ang lapit-lapit ko sa Kanya sa mga oras na to. Kumbaga sa madaling sabi, parang muli akong ipinanganak sa Espiritu. Hindi sa laman sapagkat ako'y 46 years old na, ngunit sa katotohanan at sa pag-ibig ng ating Panginoon, pakiramdam ko, I am reborn. Sa loob ng 7 araw na pangangaral, sila ay nagkaroon ng iba't ibang mga aktibidad katulad ng ilang mga palaro, pagpapakain at sila din ay bumisita sa iba't ibang mga bahay kung saan kanilang nakita ang mga kultura ng buhid at higit sa lahat sila ay nagkaroon ng gabi-gabing pagpupulong upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa dahil sa Panginoon, sila Pastor Ayolo pa rin nagsusuporta sa aming sitio. Maraming namin natutunan dahil kami kinilang nagtuturo sa ang Panginoon ay nagpapakita ng kabutihan sa bahat isa sa amin, katulad sa amin katutubo. Bunga ng pangangaral, 4 ang tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng binyag. Pinangunahan ito ni Pastor Dan Calvin Fecas kasama ang mga kapatiran sa iglesia sa Sitio Mantay. Sa kabuuan, mas lalong pinagtibay ang pananampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po sa mga kabataan from Zoom 1 na kapagbahagi, especially sa spiritual na aspeto ng sa bawat isa sa amin. Ito ay napakalaking tulong. Lalo-lalo na sa aming missionary, sa mga sulad, at especially sa mga mamamayan dito sa sitio na mas ma-boost yung aming relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng programa at mas mapalapit ang aming paniniwala or faith sa Panginoon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.